Hello everyone! Tradition naman po ulit ito! At mag-upload na naman po ka ng video! Ang i-present ko po sa inyo base sa experience ko tungkol po ito sa ano ang kagyat niyong gagawin kapag may na-stroke sa bahay niyo. Halika! Samahan mo ako panoorin itong video, ha! So, katulad po ng dati, kapag napadaan po kayo sa channel ko, napanood nyo at nagustuhan nyo naman, mag-subscribe na po kayo. Pindutin nyo na din po yung notification bell icon para sa yung mga proto ko ng video, manonotify ka at may bibigyan ka pa ng kopya. Ang mga in-upload ko po mga bagay-bagay, sitwasyon na pangyayari na nakakapigto sa pagiging stroke survivor ko. Nagbabasa-basa natin po ako ng artikulo sa internet at kapag maganda naman ang artikulo na nabasa ko para sa mga stroke survivor, naglalagay po ako ng link sa description box. Simula na po natin. Ano po ba ang magandang paraan? O ano kaya ang dapat gawin kapag pagkatapos ng FAST o F.A.S.T. at na-determine nyo na yung kasama nyo nga in-stroke, anong gagawin nyo? Bago lari, kailangan muna, huwag ka magpanik, ha. Kailangan mo ang loob mo kasi ang bawat ikikilas mo ang magdetermine ng survival ng kasama mo o mahal mo sa buhay na na-stroke. Kaya dapat buwang loob mo. O sige, ha. Ang number one sa lahat i-take note mo yung oras na lumabas ang symptoms na kanyang pag-stroke. Importante po malaman mo ang oras kasi yun ang magdedetermine kung paano i-approach ng medical expert ang stroke kasi alam niya may oras po yan, kaya alam niya na determine niya kung paano at gagawin niya ng paraan ng ang stroke mo, yung mga doktor, mga medical expert. Number 2 po, huwag po kayo mag-drive papuntang hospital. Mas maganda po, hayaan yung ibang tao ang mag-drive para sa iyo. Kasi po, kung kayo magdadrive at medyo kabado kayo, baka mamaya sa pagmamadali nyo, maka-aksidente kayo o maka-aksidente kayo ng mga tao. Kaya, asikasuhin nyo po yung may sakit, samahan nyo po yung may sakit, yung pasyente, tapos hayaan nyo po iba ang mag-drive para sa inyo papunta ng hospital. Huwag po kayo. At lastly po, number 3, on the way, kung kailangan ng CPR at na-train naman kayo o alam nyo, maglapat kayo ng CPR sa pasyente. Huwag nyo pong hayaang matulog ang pasyente. Kinakailangan gising siya. Importante po yung gising. Huwag nyo hayaang matulog. Pagdating nyo sa hospital, i-present nyo na siya sa mga doktor o mga sa front desk kaya, o kaya sa emergency ward, sila na po ang bahala. Pero ang kauna-unang tatlong gawain mo ang magdedetermine ng kalagayan ng
kasama mong nag-stroke, ang unang-una sa lahat eh, kailangan yung oras ng kanyang paglabas ng sindubas eh, inod mo. Pangalawa, huwag ikaw bang mag-dive, ibang mag-dive. At pangatlo, kung kailangan mo na mag-CPR, gawin mo. At huwag mahayaang makatulog ang pasyente. Sana po, makapulot po ito ng tip. Kasi po nung ako po na-stroke, hindi po namin alam yan. Kaya ngayon, yung base sa experience ko at mga nababasa ko, sana po yung tatlong step magawa nyo kapag na-discover nyo na ang isa sa mga mahal mo sa buhay o kasama mo na-stroke. O paano po? Hanggang dito na lang po ha. Salamat po. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye.